Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at maibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan, ang ganitong ugali ay kasalanan, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matalino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapangakit ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang pasya ko sa sarili ako'y maging masunurin, sa batas mo ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ang buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tuesday na naman po, kaya tara, maghilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Paranaque. Ngayong panahon ng pandemic at kahit naman nung ordinaryong panahon ni Kanga, patok na patok sa ating mga Pilipino ang social media. Bakit? Dahil essentially, bago siya maging social media, ito muna ay isang social network. Pag may usapan natin ang social network, we talk about paano ba tayo konektado at related sa isa't isa. Nakita natin, no, minsan sa pamamagitan ng social media, ay, friend ko pala ito. O meron pa nga siguro sa atin naka-discover na sa pamamagitan ng social networking, ay, kamag-anak ko pala to. Alam niyo po, bilang pari, no, biruan namin kapag po ikaw ay naging pari na dumadami ang iyong kamag-anak, dumadami yung miyembro ng inyong pamilya, nagpapakilala na, ay, Father, siguro kamag-anak kita. Ay, Father, siguro related tayo sa isa't isa. Napakahalaga ng koneksyon
napakahalaga ng relasyon. At sinasabi nga po mga kapatid na pinaka-epektibo daw pong content sa mga social network o sa mga social media ay yung relational na content. Kung saan nakaka-relate tayo, meron tayong koneksyon na na-establish sa isa't isa. Mga kapatid, alam nyo po, ang koneksyon ay napakahalaga, hindi lamang para maging successful ang buhay, kundi ito mismo ang buhay. Life is about connections. At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang mga importanteng network o koneksyon o relasyon na meron si Jesus. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung saan may dumalo kay Jesus na nagpakilala ang kanyang magulang at mga kapatid. At sa halip na gamitin ito ni Jesus na panahon o pagkakataon para ipakilala siguro yung kanyang pamilya sa mga audience niya, ginamit niya ito upang palawakin pa ang koneksyon at relasyon natin sa bawat isa. Upang ituro ang isang mahalagang bagay na nagbubuklod sa atin at ito ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Ano tinuturo sa atin ngayong araw na ito? Tatlong letter K. Tungkol sa connection, tungkol sa network, tungkol sa relation. Unang letter K, mapatid, ay karugtong. Magkakarugtong po tayong lahat. Meron tayong relasyon at connection sa bawat isa. At ito po ay isang katotohanan na makikita natin hindi lamang po sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating lipunan at kahit sa ating daigdig. Sinasabi nga po ni Pope Francis sa Laudato Si, yung napaka-importante connection din natin sa mundong ating ginagalawan bilang ating common home. Aba, kung anong gawin natin sa ating common home, apektado din po, hindi lamang po tayo, kundi pati yung mga darating na henerasyon. Magkakarugtong, magkakaugnay ang lahat ng bagay. At wag na wag natin kakalimutan ang pagiging magkadugtong natin. Bagamat di tayo magkamag-anak, magkadugo, magkapelido, pero magkakarugtong tayo. At ano ang basihan ng karugtong na ito? Pangalawang letter kay mapatid, kalooban. Ang nagdudugtong sa ating lahat ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. It is God's will that connects and relates us with one another. Dito pinapalawig ni Jesus ang pamilya niya. Ang tunay na pamilya ni Jesus ay ang siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos. At yun po ang naglilink, nagkoconnect sa atin. Kaya challenge, pangatlong letter K, katulad. Sino nga ba ang dapat nating tularan? Sino nga ba ang dapat nating maging kamuka? Aba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya, makikita natin sa kanya, paano nga ba tinutupad ginagawa ang kalooban ng Diyos? Aba, tignan din natin yung family member si Jesus. Hindi ba si Saint Joseph? Hindi ba si Mama Mary? Ginawa rin yung kalooban ng Diyos. At kung tayo ay tutulad kay Jose, kay Maria, at kay Jesus, tunay ngang mapapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ang pamilyang pinagbubuklod sa paggawa ng kalooban niya. Kaya sa ating panalangin, sa ating hotline with the Lord, pagdadasal natin ang bawat isa, lalo-lalo po yung mga pamilya natin, mga family members natin, na bagamat siguro sa isang dahilan o kung ano man, hindi natin nakakasama ngayon, pinagdarasal natin na ang koneksyon, ang relasyon, ang network na ito, patuloy na mabuhay sa bawat isa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Diyos, ikaw po ay Diyos ng relasyon. Tinuturo mo sa amin ang kahalagahan ng aming pagiging karugtong ng bawat isa. Karugtong sa paggawa ng kalooban ng Diyos at pagtulad kay Jesus, kay Maria, kay Jose. Basbasan niyo po ang mga family members namin, bagamat hindi po kami magkarugtong sa bawat isa sa mga panahong ito, sa kung anumang kadahilanan. Panginoon, pinapanalangin po namin na palakasin niyo pa po ang aming relasyon, koneksyon, ang pagkakadugtong na ito. At ang paggawa namin ng iyong kalooban sa kahit anumang paraan na tinatawag mo kami. Panginoon, ito nawa ay magsilbing inspirasyon upang kami palaging tumulad sa iyo. Giling na ito sa Ani Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Salamat po sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Siyempre, shoutout sa ating mga kanya-kanya mga pamilya. Lala po yung mga pamilya po ng mga OFW na hindi nakakapiling ang kanilang pamilya sa ngayon. Let us pray for one another at siyempre po, palakasin natin yung pinaka malakas na connection natin, the connection of prayer. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.